Ang Lord sa atin ay ang of the Spirit. Mag-concentrate po tayo sa peace. Babalikan lang po natin yung nakaraan na message ng Lord sa atin a few weeks ago. Basahin po natin yung Galatians 5:22 verse 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there's no law. Okay. Tigit po tayo, prepare po tayo. Lord, sinasamba po pa namin kayo po ang hari ng mga hari. Lord, patawarin po kami sa aming mga pagkakasala. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya na binigay niyo po sa amin. Lord, kayo po mga dito, kayo po, tawin po ako sa inyong magulan. Kayo po, kung wala po kayo, wala po ako dito. Lord, kayo po ang mauna sa exhortation na ito. Lord, sa mga kalapaginig po, bigyan niyo po sila ng tamang pag-iisip para maunawaan lahat ng i-deliver dito sa mensahe na ito. In Jesus' name, pray. Ayan. Ang fruit of the Spirit ay ito po yung liham ni Paul sa mga Galatians. Kapag babasahin po natin yung verse, yung verse na, yung babalik tayo dyan, yung verse 19, Galatians 5 verse 19, verse 19 to 21, the acts of the sinful nature are of you, sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, and so on and so forth. Ang mga bagay na to, ito po yung mga ugali natin na ginagawa natin. Na? Tapos, kapag kinumpir mo naman ito sa fruit of the Spirit, sa act of sinful nature, ay meron po tayong dapat na isang bagay na ma-realize. Ito yung act of the sinful nature ay base po sa isang sa behavior po yan. Walang kahirap-hirap gawin yan, di ba? Yung mga kasalanan, daling gawin yan eh. Kasi, nature sa tao yan eh. Pero yung fruit of the Spirit, hindi po pwedeng gawin yan sa ating sarili lang. Di ba? Kailangan ipoproduce niyan ng Holy Spirit sa buhay natin. Tama ko ba? Ibig sabihin, ay hindi pwedeng i-manufacture para bang nasa bahay ka. Gusto ko ng love. Lord, gusto ko ng love. Kailangan ko ng love. Gusto ko ng love. Gusto ko ng peace. Hindi pwede pong ganun. Baka ibang lalabas dyan. Tandaan ko natin, ang banal na Espiritu po ang magpuproduce nito sa atin. Tama ba? Hindi po natin kayang gawin yan mag-isa. Kung titingnan po natin yung prutas, ano nga po ba yung prutas? Ang prutas, ito po yung excess life. Kapag yung tao mayroong excess life, nagkakaroon po siya ng prutas, ng bunga. Halimbawa, ganoon din sa puno, yung puno ng, halimbawa, mangga. Kapag yan mayroong excess of life, nagkakaroon ng bunga yan. So yung fruit, yung bunga, excess ng life. Kaya hindi po natin kayang gawin sa sarili lang natin. Na yung mag-isa ba, hindi natin kayang gawin yan. Ngayon, kaya sinabi po sa John 15, nasabi ni Jesus doon, yung siya yung vine, tapos tayo yung mga branches. Kaya kapag hiwalay tayo kay Jesus, we are apart from Jesus, ay hindi po tayo makakapag-produce ng bunga o fruit of the Spirit na tinatawag natin. Tama ba? Siya yung gardener, siya yung hardinero, siya yung nagpuprun. Ano ba yung nagpuprun? Yung nagpuputol yung mga sanga. Pinuprun mo yung halaman. Ngayon, sino pa ang mahilig dito sa gardening sa atin? Yung kaya mahilig sa halaman. May idea tayo. Wala ba? Walang mahilig? Okay. Kung titingnan po natin yung pagtatanim, ang pagtatanim po kailangan di ba? Naalagaan mo yan. Dinidilig-diligin mo yan.
Pero pag dinilig mo yan, hindi pwedeng sobra. Baka hindi nakakasama din yung sobrang pagdilig-dilig, di ba? Kailangan yung mga parting mga matitigas ng yung mga lupa niyan, binubungkal-bungkal yan. Binubungkal-bungkal. Para, kasi tumitigas niya eh. Para mag-produce siya ng magandang yung magandang bunga, magandang ano, tawag ito? Magandang itsura. Yan, lambalalambot. Katulad din sa buhay ng tao yan. Minsan sa buhay natin, meron na tayong natutuyo. Minsan, yung salita ng Diyos ay hindi na umaagos sa atin. Bakit? Kasi, hindi na tayo nagbabasa ng Biblia. Tapos, magbabasa ka nga. Magtababasa ka nga. Pero, bakit ba natatanong sa sarili mo? Bakit ba wala nang epekto sa akin ito? Minsan, merong mga unconfessing. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam na malayo na tayo kay Lord. At di lang po yan. Kaya kapag nagtatanim po tayo, minsan, inaalis yung mga, di ba? May alis yung mga tabo-tabo. Alisin mo yung mga hindi dapat nandyan. Yung mga iba-iba. Yung mga, halimbawa, kung gusto mo, roses. Gusto mo, roses. Alisin mo lahat ng mga bagay-bagay nandyan yan. Titira mo lang, roses lang, di ba? Minsan kasi, nakakalimutin natin yung oras natin kay Lord. Nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin magbasa ng Bible. Kaya, dapat, magkaroon din tayo ng cooperation kay Lord. Yung cooperation na, yung pagpupruning niya sa atin. Yung pagpuputol ng mga sanga sa halaman na hindi dapat nando doon, yung mali yung direction, pangit, yung mga, huwag ka dapat yan, puputulin kita. Kasi, yung parang gumanda. Yun ang pruning ko eh. Ganun din yung sa buhay natin. Pinupruning niya tayo. Dapat makipag-cooperate ka. Yung, ano ba, anak, yung attitude yan. Puputulin natin yan. Huwag po, Lord, favorite po yan eh. Hindi, anak, yan ang gusto ko eh. Puputulin ko yan. Kunin na lahat, Lord, huwag lang to. Kasi, favorite ko eh. Pero yan talaga. Tapos pinutol. Sakit. Sakit yan. Kasi, tinanggal ni Lord yung gusto mo eh, yung attitude mo eh. Diba? Pero, madali lang yon kasi sa paglabo natin, nangungusap si Lord. Dinadahan-dahan tayo. Hindi tayo binibigla. Inuunti-unti tayo ni Lord kasi baka mag-quit tayo sa Christianity eh. Ha? Sasabihin mo sa sarili, ayaw ko na maging Kristiyano kasi hirap pa rin ito. Di ba? Dami. Saka, hindi lang po yan. Papunta tayo dun sa yung tsaka dun sa harvest po. Pupunta tayo sa bunga. Yung pagbubunga ng banal na spirit sa atin ay it will take times. Kailangan ng panahon po yan. Diba? Hindi yan biglaan. Example, yung difference ng fruit of the spirit sa spiritual gift. Ang spiritual gift mo ay biglaan darating na. Nandiyan na yung gift. Gift from the Lord. Spiritual gift yan. Biglaan yan. Pero yung fruit of the Spirit, yung kailangan nagmamature dyan sa atin. Ha? Parang isang puno. Na yung nag-grow, inaalagaan, meron pong maintenance. Parang isang puno na yung bago magkaroon ng bunga yan, ano yung unang lalabas isang puno bago magkaroon siya ng bunga? Bulaklak. Correct. Bulaklak. Bulaklak nga. Maganda po yung bulaklak, di ba? Pero hindi dyan nagtatapos ang pagtingin ni Lord sa ating buhay. Di ba? Bulaklak. Ang cute ng bulaklak mo. Ang cute. Napaka-cute. Pero, nawala ako dun sa tentang-tentang na yun. Pero, yung bulaklak eh,
Hindi po yan eh. Ang inaalam ni Lord, yung bunga sa atin. Nasaan na yung fruit of love? Eh bro, bulaklak pa rin. Ano? 10 years ka lang, bulaklak ka pa rin. Bulaklak ka pa rin, 10 years ka lang. Imitation. Oh. Pero yung iba, eto, nakakalungkot isipin. Yung bunga, yung iba, bunga na eh. Bunga na pero... Oh, hindi. Pero po, dito papasok yung kalabase. Alam niyo po ba yung kalabasa? Yung kalabasa? Yung kalabasa kasi, pag nagbunga, bawa, yung kalabasa nandiyan, di ba? Nagbunga, doon na lang yung bunga eh. Hindi na, yung mga dahon, kung saan-saan pupunta, pero yung bunga, luto doon. Yung kalabasa doon lang, ganun yun. Yung bunga, hindi siya nag-move, hindi siya gumagawa, hindi siya kumikilo sa buhay Christianity. Nandun lang siya, bunga na siya. Hihintay lang siya, nagpipitasin na siya. Ha? Kaya huwag po tayong maging kalabasa. Kasi, sayang yung bunga nyo. Kasalanan po yan pag hindi natin sinasarte sa mga kapwa natin. Ngayon, magkoconcentrate po tayo sa peace. Magkoconcentrate po tayo sa shalom. Shalom means peace, di ba? Ano nga po ba yung peace? Ito po ba yung may patay, rest in peace? Ito ba yung sa beauty contest eh, pag tinanong yung sa may question na world peace, not heart. Ito ba yung pinag-uusapan natin, yung kapag pinag-uusapan natin yung peace eh, iba-iba eh, iba-iba yung nasa isip natin eh. Ha? Yung peace po kasi, sabi nila, ang peace daw ay ito yung absence of activity. Ibig sabihin, di lang po yung walang kaguluhan. Para bang yung phrase na peace and quiet, katahimikan. Maganda eh, pero parang may kulang. Peace and quiet. Parang may kulang eh, medyo bitin. Yung iba naman, peace daw, absence of hostility kapag walang nag-aaway. Diba? Absence of hostility. Kapag walang nag-aaway. Tama, peace yun. Pero, kulang po eh. Di lang absence of activity yan. Di lang absence of hostility yan. Tapos yung iba naman, yung peace daw eh. Getting away from the reality. Ha? Kaya yung iba, kapag may problema sa bahay, aalis mo na yan. Ha? Ayaw nilang harapin yung reality. Magbabakasyon yan, pero pag-uwi sa bahay, nandun pa rin yung problema. Tama ba? Diba? Yung iba naman, getting away from the reality, nagme-meditate siya. Wala akong problema. Tapos, inaaway ka ng misis mo, mister mo, inaaway ka ng asawa mo. Nagme-meditate eh. Di ba? Sinang pa nga, pan! Ano, hindi kita inaaway? Tapos, hindi po mag-work po yan eh. Ha? Ano nga ba talaga yung peace? Ano nga po ba yung kapayapaan? Sabi dito, ha? Eto, ang peace po is a condition of freedom from disturbance, wala daw kaguluhan, whether outwardly or labas or like a nation or an enemy na walang conflict or inwardly within the soul. Yan. So, yun ang meaning pala ng peace. Kaya kung titignan po natin, ba? Kung titignan natin yung kasalubuyan, yung sa generation natin ngayon, ang daming mga na-inventong mga gamot. Yung anti-depressant drugs, di ba? Yung mga ibang tao, iinom, tulad ng di makatulog, iinom ng sleeping pills. Ha? Yung iba, kailangan uminom ng value kasi walang peace. Yung iba, kailangan mag-drugs kasi walang peace. Kailangan uminom ng alak. Pero kahit anong pang inumin natin,
hindi mo pa rin makakamit yung totoong peace. Amen po ba? Ha? Pero ngayon, gawin yung gabi na ito, bibigyan tayo ng tatlong gamot ni Lord para magkaroon tayo ng totoong o peaceful life. Yeah? Peaceful life. Yeah. Tatlong gamot ni Lord para magkaroon ng peaceful life. Number one, peace with God. Yeah? Kung gusto po natin magkaroon ng totoong kapayapaan, dapat starts with peace with God. Maraming mga tao ngayon yung kung saan-saan naghahanap ng peace. Naghahanap yan. Minsan, naghahanap yan sa karir nila. Nagtagtagumpay ka na nila. Di pa rin masaya. Hinahanap ang peace nila sa business. Nagkaroon ng business. Di pa rin masaya. Yung iba naman, naghahanap sa peace sa isang relasyon. Kailangan magkaroon ako ng girlfriend. Kailangan magkaroon ako ng boyfriend. Pero, kasi hindi mapag-isa eh. Ha? Pag umuwi yan. Iyak-iyak yun. kasi walang peace eh. Di ba? Masaya siya kapag kasama niya yung girlfriend niya, boyfriend niya, yung novel niya. Pag umuwi sa bahay. kasi balisa eh. Ha? Walang peace eh. Kaya, kung gusto po natin magkaroon ng totoong peace, saan daw magsisimula? Peace with God. Okay. Sa Romans 5, verse 1. Ayun, meron pala. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayun. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil meron po tayong relationships sa Panginoon. Yun po ang simula bago pa kung ano-anong peace ang pag-usapan natin. Yeah? Sabi niya rito, you have been justified. Ginawa niya tayong righteous noon. Mahigit 2,000 years ago na dun sa cross. Diba? Ginawa niya tayong righteous. Si Lord. Sabi din sa Romans 5:10. Yung babasahin niyan, magpupunta ka sa dulo, Romans 5:10. For if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Ayan ang ibig sabihin. Dati, kaaway tayo ng Panginoon. Ha? Noong wala pa tayo sa Panginoon, ha? Kaaway na tayo. Tapos, tapos naging Kristiyano tayo, di ba? Matanong muna ko ba, ha? Makatanong muna, sino sa atin ang anak ng Panginoon? Amen. Sino? Amen. Parang di tayo sigurado, ha? Child of God, di ba? Siyempre, ngayon, anak na tayo ng Lord. Pero dati, kanino tayo na? Tatay ko. Ha? Diablo. Yun ang nakasulat sa Bible. Ha? Kung di ka anak ni Lord, anak ka ng Diablo. Dalawa lang po yan eh. Ha? Kung di ka anak ng Panginoon, anak ka ng kalaban. Which is the Diablo. Ha? Kaya nga sabi dyan eh, past tense, were enemies of God. Ne? Kaya, kung gusto po natin magkaroon ng totoong peace, kailangan magsimula with God. Kaya, kapag kahit ano pang ginagawa din, kapag mayroon tayong conflicts with God, ay wala tayong kapayapaan eh. Di ba? Tama mo ba? Ha? May conflict ka kay Lord, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Kailangan tanggapin mo siya. Kaya kung gusto po nating ma-experience yung totoong peace, kailangan po nating makilala yung Prince of Peace. Sino ba yun? Oh, sabi sa Isaiah, si Jesus daw po yun. Sabi naman po sa Ephesians 2 verse 13. Meron kaya? Ayun, 2:13.
But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Jesus. Malayo daw tayo noon. Wala tayo kay Jesus eh. Ngayon, dahil po sa dugo niya, sa blood niya, nalapit tayo kay Jesus. Nasa kanya lang tayo ngayon. Tingnan po natin next verse. For He Himself is our peace. Sino po yun? For He Himself is our peace. Jesus. Diba? Jesus. Siya po yung peace natin. Kaya yung iba po ngayon eh, ala silang peace dahil ala silang relasyon with God eh. Kasi po, hindi po pwede magkaroon po ng tayo ng peace kapag wala tayo kay God. Diba? Kahit mag-isa ka dyan, kahit ikaw lang mag-isa dyan, wala kang Diyos, hindi ka magkakaroon ng totoong peace. Ngayon, magkakaroon man tayo ng totoong peace, ay magkakaroon man tayo ng peace na apart from God, sigurado, temporary lang. Hindi magtatagal. Diba? May kausap pa po ba ako? Amen. Diba sabi, we were enemies of God, pero ngayon we are children of God. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Anak nga po ba ng Diyos yan? O, tingnan nyo nga. Kayo na. Kayo na po. Bahala mag-design dyan. Kung anak po. Yan. Yan nga po ako nakita sa Facebook eh. Yung, yan. Nakita. Nakita ko sa Facebook. Nasaan ba yan? Hindi ko yata nagawa. Yung nakasulat eh. No God, no peace. Hindi ko lang nakalimutan ko. No God, no peace. Tapos, no God, no peace. Nakita ko yan sa Facebook eh. Yung ibig sabihin, kapag kilala po natin ang Panginoon, ay kilala din natin ang peace. Kapag walang Panginoon, ay walang peace. Malamang fish meron tayo. Okay po ba? Pangalawa, kapag meron na tayong peace with God, ay siguradong magkakaroon na tayo peace of God. Ito na po yung internal peace na makakamit natin kay Lord kapag meron na tayong peace with God. Ito po yung inner peace comes from our relationship with God. Sabi po sa John 14 verse 27. Peace I live with you. My peace. Peace ko to, sabi ni Jesus, peace ko to, hindi naggaling sa iba. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Diba? Hindi niya, my peace. Akin to, peace ko to. Yan, binibigay ko sa'yo. Sabi ni Jesus yan. Hindi po tayo magkakaroon ng peace of God kapag di po natin kilala yung God of Peace. Tingnan din po natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Now, may the Lord of Peace Himself give you peace at all times and in every way, the Lord be with all of you. Paano po tayo makakamit yung peace at all times in every way? Paano? Yun ang question dyan eh. Ha? Paano? Paano natin maranasan yun? Ito yung sagot doon sa Philippians 4 verse 6 hanggang 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ibig sabihin po eh, yung mga tao, kapag ala silang peace, eh, anxious sila, yung balisa. Diba? Yung nag-worry, yung balisa. Maraming mga tao ngayon, balisa kasi ala silang peace eh.
Eh, paano? Nagmamagnify dun sila dun sa problema, hindi kay Lord. Diba? Ha? Ibigay po natin. Ibigay daw po natin kay Lord para magkaroon tayo ng peace. Nakakita na ba kayo ng yung taong balisa? Yung... Hindi siya cool, diba? Weird siya, na napaka-weird niya. Ang late na problema, tapos minamagnify. Tapos papasigaw, ah! Ha? Late na ng problema niya. Minamagnify niya. Diba? Sino po sa atin ang walang problema dito? O sa buong buhay natin, di pa tayo nagka-problema. Sino? Wala, di ba? Lahat po tayo nagka-problema dahil tao lang tayo. Dalawa lang po yun eh. Imamagnify mo ba yung problema o imamagnify mo si Lord? Diba? Walang yan. May choices po tayo dyan. Ito patanong. Ano ba ang mas malaki? Yung problema o si Lord? Lord. Sigurado po tayo? Amen. Bakit anxious tayo? Bakit tayo napag-alala? Di ba? Kasi, minsan, nalilimutan natin yung word. Nalilimutan natin yung promises ni Lord. Hindi na tayo nababasa ng word, yung Biblia nga. Yung mga alam na lang natin, yung mga movie lines. Ha? Ha? Yung, para bang sample, tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya di mo bang sabihin nyo sa problema mo? Tinimbang ka, ngunit kulang. Ito pa siya, yung kakulun sinasalot kapag napuno na. Kaya di mo bang sabihin sa problema mo yun? Ha? Tsaka yung, hasta la vista, baby. Ha? Di pwede yun. Hindi dapat yung ganun eh. Ha? Dapat po yung word, yung salita ng Diyos, meron po tayo. Ano po ba ang mamagnify natin? Di ba dapat yung word of God? Di ba? Tingnan po natin sa Psalm 46 verse 10. Be still and know that I'm God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Minsan kasi, hindi na po tayo still eh. Tulad nung kinanta natin kanina. Minsan, ginagawa natin lahat. Binubuhat natin lahat ng problema natin. Sinasarili natin. Lord, kaya ko to eh. Saka na lang tatawarin pag hindi ko na kaya. Tapos, saka sasabihin mo sa kanya, yung tatawarin mo lang siya, yung kapag hindi mo na kaya problema, hindi ka dapat ganun. Dapat, maliit man yan o malaki. Dapat binibigay kagad sa kanya kasi sabi nga po dun sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Ipaalam daw lahat kay Lord. Amen. Diba? Huwag natin sarilinin. Kaya nagiging ano tayo, yung balisa, anxious tayo. Kasi isip tayo ng isip. Ibig sabihin, pag binigay ba natin yung Lord, kay Lord yung problema, ibig sabihin, hindi ba natin i-face yung problema? Hindi. Siyempre, i-face natin yung problema, pero alamin mo kung sino yung boss, na yung kung sino yung makakasamang magkatulong mo magsusolve ng problema. Amen. Diba? Peacemakers, for they will be called sons of God. Tinawag po tayong peacemakers, hindi peacekeepers. Ano ibig sabihin nito? Yung peacemakers. Ay, ang peacemakers po eh, parang peace workers po yan eh. Yung ibig sabihin eh, we make an effort to end an conflict. Yung magbibigay ka ng effort para mawala yung away, mawala yung mga gulo. Diba? Effort. Kailangan daw, effort. Kaya, kapag nakikita niyo yung, kapag nakikita po tayo ng mga tao, kasi dahil Kristiyano tayo, lalapit yan sa isa. Bro, pwede ba akong tulungan kasi may kaaway na. Baka pwede natin gawin paraan.
Hindi yung, hindi yung tayo yung mangangatong dun sa tao ngayon. Ha? Manggagatong sa problema niya. Kapag ano? Ganun lang sinabi. Ganun lang sinabi? Oo, sinabi nga niya yun eh. Salbahin nga yun eh. Yes, yun ba? Ayun, nag nagtulong sa eh. Yes, katungkulungan mo sa, gagatungan mo pa siya. Oo, sinabi niya nga yun eh. Salbahin nga yun. Tapos, nakakausap ko din yun, di ba? Ganun-ganun. Oo, salbahin din yun eh. Ang tawag doon eh, mga chismoso, chismosa. Di ba? Oo. Oh, hindi tayo peacemaker. Kaya nga peacemaker tayo. Kaya dapat ma-realize natin yung mayroong ano eh. Ma-realize natin yung salita na to eh. Yung I'm sorry and I forgive you. Napaka-powerful po niya yung mga words na yan. Sa pagkakaroon ng peace with others. Ito, huwag na po tayong dumayo, ha? Doon na lang po tayo sa ating pamilya. May mga relationships ngayon yung hindi nataba eh. May kagalit ka. Kagalit mo yung anak. Kagalit mo yung mga kapatid. Kapatid, nagkakagalit eh. Doon mismo sa loob ng pamilya. Gusto po natin lumago sa fruit of the spirit ng peace. Pero, ang practical application po nito ay yung confidence mo sa buhay natin. Ano yung ginagawa natin? Magpapagaling po ba tayo sa pagpapatawad? Diba? Kasi mahirap magpatawad eh kapag hindi po tayo nagkaroon ng regulation kung paano tayo pinatawad ng panahon. Ito. Napaka-importante po nito eh. Pakinggan niyo po mabuti. Kapag titignan natin yung fruit of the spirit, wala pong fruit, walang bunga na ikaw ang laging tama. Diba? Minsan, sa isang conflict, yung gulo, kaya lang laging away yan dahil gusto po natin i-prove na ikaw yung tama eh. Diba? Tama ba? Diba? Gusto mo lang i-prove na ikaw yung laging tama kaya yung away eh. Hindi nawawala eh. Wala pong fruit na being right. Yung fruit po ay peace. Kung gusto po natin magkaroon ng peace, forgive. Ha? Kung gusto po natin magkaroon ng peace, say I'm sorry. How do we handle peace? Ha? Yung mga, ano, how do we handle conflict pala? Ha? Kaya yung words na yan, yung mga words na yan, yung I'm sorry, yung I forgive, very powerful po yan. Papatan lang po yan. Paano po ba mag-grow itong peace na to? Ha? Yung peace with others. Ganun lang po yun. Ito, illustration. Ha? Example. Yung unforgiveness naman. Example. Merong kapatiran, galit ka sa kanya. Yeah? Siyempre, every Sunday, nag-church kayo. Eh, connected ka eh. Connected ka lagi sa kanya. Pupunta ka dyan. Upo ka. Pag nakikita mo siya, galit ka eh. Siyempre, hindi mo siya pinapatawad, galit ka eh. Ha? Tapos, nagkataon, asher siya. Ha? Asher siya. Ha? Tapos, pinaalis ka sa upuan. Yeah? Pakinggan nyo. Ha? Pinaalis ka na? Hindi, pinapaalis ka sa upuan kasi merong upo eh. Favorite chair mo yun eh. Asher siya eh. Wala kang gagawin kundi susunod eh. Ha? Pero siyempre, nagagalit ka. Asher ka pa. Sandali mo ha. Kasi ganun ka, asher pa to. Tapos, hindi ba't yan? Wala kang choice kundi susunod eh. Ha? Kasi merong mga bisita. Ha? Tapos, nakakasama mo sa Mongol. Kapal? Tataas pa ng kamay. Di ba? Siyempre, connected eh. Kasi nandun yung galit eh. Nagigets ba? Nagigets ba? Yung illustration? Kahit anong gawin mo, kahit nilalayuan mo siya, nandun doon pa rin siya. Kasi ganun yung ano eh, unforgiveness. Nainis ka eh. You are always connected to that person. Kahit anong gawin mo. Di ba? Tapos, nandun ka. Lilipat ka sa upuan. Tapos magugulat ka na lang, katabi mo.
Can't you play still? I will be still. Still, 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 still. Huh? Look, magugulat ka lang eh. Kahit saan tayo, makikita mo malang yung anino niya, yung buhok niya, ha? Galit ka na. Kasi, unforgiveness eh. Di ba? Wala kang peace. Hindi ka marunong magpatawad eh. Ha? Eh, paano? Eh, paano laging nakikita? Asawa mo eh. Asawa mo pala eh. Hindi nila nag-gets. Di ba? Slow. Di ba? Slow. Eh, lagi mo siya nakakasama, asawa mo pala eh. Katabi mo eh. Di ba? Ganun yung unforgiveness. Di ba? Lagi kang connected sa tao, kahit anong pang gawin mo. Yung iwas na lang iwas, nakita mo lang siya. Amen. Nandun pa rin yan. Yung asawa. Pero yung... Alam niyo po ba yung sa ano sa away, yung pag-aaway para hindi magtagal, alam niyo ba yung secret? Ha? Yung salitang I'm sorry. Tapos siyempre po di ba? Di ba? O try niyo, effective 'yun. Effective 'yan, alam niyo. Kasi nangyayari sa atin 'yan. Ito ang example. Kahit hindi ako may example, asawa ko at saka kaya ko, sister din. Lagi maliliit na bagay, sir. Tsaka yung mga alam niyo ba yung mga taong na ano yung lubos kang masasaktan, yung mga close sa akin, ha? Tulad ko yung asawa ko, close ko, kaya si yan, close sila siya, kung sino man sa kanila, sila ang lubos na magkakasakitan kasi sila close eh, ha? Maliit na bagay lang. Alam ng favorite color ko, ting. Kulay ko yung nabili mo. Bayo. May mga ka rin, mga maliit na bagay lang, ha? Pinapalaki. Kasi kilala mo siya eh. Kilala ka niya, kilala mo siya eh. Tapos hindi mo alam yung, di ba? Kasi close kayo eh. Yung logic po doon, nag-gets ba? No. Alam mo yung gusto niya. Ito, talong. Kapag dumating yung time na yun, handa mo ba tayo magpatawad? Handa ba tayo mag-sorry? Diba? Hindi. Peace with others. Kung sinasabi mo yung peace, meron kang galing sa Lord. Nagkaroon ka sa puso mo. Then madali lang yun eh. Diba? Siyempre meron ka ng peace of God, peace with God. Peace of others, madali na lang yun. Ha? Kaya sabi ni Jesus, kapag sinaktan, yung Jesus, love your enemy. Diba? Sabi ni Jesus yan. Ito pa, yung kapag sinaktan ka sa pisngi mo, digan mong kaliwa. O yung kabila, yung vice versa. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Ito ibig sabihin yan eh. Wag po tayong mag-respond mula doon sa hurt portion. Ibigay mo yung hindi hurt. Bakit? Kasi kapag binigay mo yung hurt portion, ang tendency, you will respond hurt to hurt people. To hurt other people. Kasi binigay mo yung masakit eh. Ang tendency nun, sasaktan mo rin yung tao eh. Diba? Ang bigay mo yung hindi nasaktan para makapag-response ka ng properly. Diba? Nag-guess ba yung logic? Ha? Eh bro, binigay ko na lahat eh. Eh, tinigay mo yung noo mo. Marami ka pag-party ng katawan mo eh. Ha? Oo, yung di pa nasasaktan eh. Binigay na lang yung magkabila eh. Bigay mo yung noo mo. Pag wala pa rin. Kami ka lang, parte na katawan dyan. Yan lang yun. Alam niyo po ba yung forgiveness? Ay isang decision. Hindi feelings. Yan, right down yan. Ang forgiveness ay isang decision. Hindi feelings. Decision po yun. Tsaka nasusunod yung feelings. Because feelings are nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Pag tinuloy-tuloy ko ito, kakay pa na, teardrops! Sabi nga ko sa Romans 14, verse 19, yan. Let us, dito yata, yan. Let us therefore,
Make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Dapat laging may effort po para magkaroon ng peace. Tayo mismo ang peacemaker sa pamilya natin. Ha? Amen po ba? Ha? Tatapusin ko na po, ha? Tatapusin ko na dito sa Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Yan po ang promise ni Lord sa atin. Ha? Kahit yayanig na lahat, yayanig na lahat, pero yung pagmamahal niya nandiyan pa rin. Yayanig na lahat, yung covenant ng peace niya, hindi nawawala. Amen po ba? Amen. God bless us all po. Maraming salamat po.